pala mga kalibre, no, sa mga siguro sa mga susunod na buwan, magtuturo tayo ng actual basic tutorial ng pag-repair ng board ng electronics. Kaya inire-ready ko lang yung mga ituturo ko kasi medyo busy din. Pero yung mga ituturo ko, mga kalibre, no, yung based on experience ko lang kasi hindi naman tayo engineer. Alam yung paano iisa-isahin yung loob ng board. Basta kung ano lang yung kaya kong gawin na ituturo sa inyo, ituturo ko. Basta makapag-repair tayo at maayos din ang gawa natin, yun yun ang ituturo ko sa inyo. Yan. Good morning mga kalibre, no. Nandito naman tayo ngayon sa ating munting channel, no. At magbibigay naman tayo ng konting idea o tips kung ano ginagamit ng mga tools ng mga electronic technician sa paggawa ng board, no. Isa-isahin natin to, mga kalibre, no, sa nagsisimula pa lang sa pagre-repair at gustong matuto mag-repair, no, o magpapatayo ng shop. May konting idea sa inyo kung ano yung mga kailangan yung tools para makapagsimula kayo sa pagkakaroon ng shop, no. Ito, unahin natin dito mga kalibre, no. Ito yung mga tools ko. Yan. Ibibigay ko sa inyo konting idea para pag magsimula na kayo ng pag-repair, mayroon na kayong mga gagamitin. Yun. Ito, importante, kailangan natin ng Phillips screw na mahaba para kung ano, yung malalim tulad sa aircon ng mga window type, kailangan ng mahaba para matanggal natin yung tornilyo, no. Kailangan bumili ka ng dalawa, may XC saka mahaba. Yes, Daddy. Okay, ito naman, maliit na tornilyo doon sa mga board na kailangan na maliit na mga screw. Yan, ito cutter para pagpuputol muna yung mga sumobra na mga paa ng mga resistor, o ito, magtanggal kayo ng IPM. Pagsira na, puputulin nyo na lang para hindi kayo mahirapan pagtanggal. Kasi mahirap to tatanggalin pag tanggalin mo ng buo, eh. Kaya putulin mo na lang para pagtanggal mo ng ano, pagtanggal mo ng mga paa isa-isa, kaya madali, hindi mo sisira yung circuit. Kailangan din natin ng flies, soldering pump para pagtanggal ng dumi, pagka magtanggal ka ng parts. Kailangan mo ng isang malaki, tapos isang maliit. Yun. Kailangan mo ng lead para panghinang. Kailangan mo ng mga ito, indicator clip. Yan. Malaking pakinabang ito. Lalo na pag nag-ano ka, mag-monitor ng voltahe, iipit mo lang dito. Tapos iipit mo doon sa imu-monitor mong voltahe. Tapos, ito mga kalibre, no, kailangan mo rin ng clamp tester para ito sa mga monitor ng amperahin natin kung nag-high pressure na siya o hindi. Ito, tester. Kailangan natin ito mag-tester para mag-checking tayo ng voltahe. Ito, digital. Yan, ito kailangan nito ng ano, dalawang tester. Digital saka analog. Yun. Itong analog, nagagamit ito sa pag-check ng mga diode, transistor. Kasi pag dito tayo mag-check, medyo hindi natin makikita kung may leak na yung transistor o diode. At ito, maganda siya. Checking. Tapos, voltage checking. Kung nagpa-fluctuate yung kuryente, malalaman mo siya kung medyo may konting shorted kasi gumagagalaw-galaw siya. Ito kasi ang digital, gumagalaw talaga to kahit minsan fix na yung supply. At pag dito, kung anong nila binibigay niyang voltahe, isa sa 220, doon lang siya, hindi siya gagalaw. Pero pag mayroon shorted, halimbawa kumuha ka ng 15 volts o 12 volts, pag fluctuate yung kuryente, may grounded o shorted, gumagalaw siya. Kaya malalaman mo na may problema yung supply. Ito naman, nagamit ito, mas maganda ito gagamitin sa mga SMD o mga resistor kasi marireading niya kaagad. Kung anong nakalagay, halimbawa nakalagay doon 1K, irereading niya 1K o bababa lang sa 1K ng isa o dalawang numero. Ito, kung ito kasi ang gagamitin mo pang checking ng resistor, matatagalan ka kasi ita times mo pa yan, eh. Halimbawa, ila settings mo dyan, times 10, ita times mo dyan kung saan siya.
tumigil. Ito, mas maganda to. Ito, hindi na niya, hindi niyo na kailangan bumili ng block. Ito. Kasi mahal to, ito mura lang to, nasa 800 lang ito. Hindi niyo na kailangan ng mamahaling tester kasi ito, accurate din ito. Ang galawan nito, block din. Kasi inaano ko na to silang dalawa eh. Pinipares ko na silang dalawa eh. Titest ko dito, titest ko dito. Pares lang din. Accurate din siya. Ito, mahal to eh. Kaya sa nagsisimula pa lang, hindi mo na kailangan ng mamahalin ito na kailangan. Tapos yung ano, analog, ito murahin lang din ito. 800 lang bili ko nito. Pero maganda din gagamitin. Kasi ang ano lang naman dito eh, yung mga shorty, ang kakailanganan, ito yung pinaka-importante din. Yan, tapos ito. Yan, panundot ng twister, panundot ng ano, yung mga SMD resistor o mga kapasitor na maliliit. Yan, kailangan nyo to, yan. Soldering iron, yan to. Kailangan nyo to sa soldering iron para sa paghinang, tapos soldering paste, yan. Para pang ano dito sa dulo ng soldering nyo. Tapos kailangan nyo rin ng ano, ng hot air. Doon sa mga nag-ano-ano ng mga maliliit na IC. Ito. Kailangan nyo hot air. Ito. Yan. Teka lang. Yan. Ito. Hot air. Yan. Samahan mo na rin ng isang soldering. Yan. Meron naman namibinta sa Lazada to. Mura lang. Marami kang papilian. Tapos ituturo ko sa inyo to kung paano gagamitin at paano ang settings ng hot air, yung init, tsaka yung hangin na tinatapon, tsaka ito, poke nito, yan, mga kalibri, no? Ito naman, ginagamit ito sa pagtanggal ng pisa, yung flux, yun, sa mga IC na mga, kalibri, kailangan nyo rin ito, ESR meter, yan, mag-checking to ng mga T-capacitor. Hindi mo na kailangan bunutin. Yan. Sa doon pa lang sa circuit, malalaman mo na siya kung may leak o shorted o open, malalaman mo na siya. Hindi mo na sa bunutin rin kasi pag lagi nating binubunot yung kapasitor, bubunutin mo tapos ibabalik mo, masisira lang yung circuit. Kaya ingat-ingatan lang. Ito mas maganda. Ituturo ko sa inyo to kung paano to gagamitin na hindi na natin bubunutin sa board yung mga kapasitor. Ito, pag-checking to ng ano, ng ginagamit ko to pang-check ng IPM. Yan. Kahit wala kang compressor, malalaman mo kung good yung board mo ng IPM sa pamagitan dito. Kasi tutunog to eh. Tapos, malalaman mo rin dito kung ano ang may problema doon sa IPM mo. Kung yung B, U, W. Kasi kung ang problema niya sa board mo, yung W, ang iilaw lang itong dalawa. Yun, malalaman mo na kaagad kung saan dila dito problema, kaya doon ka na magdo-trouble. Yung ang mga nadidetect nito, yung ano, yung compressor, parang aandar saglit ng compressor tapos mamamatay. Yan, dito malalaman mo kung ano yung may problema sa tatlo na yan sa UBW. Doon ka na magdo-trouble kung may mga change value na resistor o may mga leak na kapasitor. Yan, malalaman mo kagad dito. Yan, mura lang dito sa 500 sa Lazada. Meron din yan. Yan, oh. Yan. Malaking tulong to. Ito naman. Yan. Ito. Ginawa ko lang to. DIY to. Sa computer. Tapos ito, mabibili to sa Lazada. Yan, oh. Nabibili ito sa Lazada, na-adjust ito eh. 100 lang bili ko nito eh. Pwede siyang 5 pataas hanggang 12 volts. Pwede rin itong ano, pang-check kung mga electronic technician, alam na nila yung tinatawag na shorted killer. Yung ginagamit din ito na, ginagamit ko rin ito ng shorted killer kasi pag may mga shorted yung parts na maliliit, hindi mo kaagad malitik kasi ang dami yung mga kapasitor na maliliit. Kung isa-isahin mo yan, hindi mo kaagad makikita. Pero sa pamagitan dito, makikita mo kaagad. Kasi pag isa lang mo to sa shorted na parts, ito, ilalagay mo to sa negative, tapos ilagay mo to sa positive,
uusok lang yung shorted na pizza, kaya malalaman mo kaagad kung saan yung shorted na pizza, kung yung system o yung mga maliliit na kapasitor yan. Ituturo ko rin dito sa inyo kung paano gagamitin to. Malaking pakinabang to. Tapos sa mga rep na pan, DC pan na rep, yung sa loob ng mga no frost, magagamit din ito. Malaking pakinabang to. Malaking purpose to. Malaking purpose. Yun lang mga kalibre, no? Tapos gagawa kayo ng ganito. Yung para doon sa 220 nyo kung magtitesting kayo. Yan, no? Yan lang mga kalibre, no? Sana mayroon kayong nakuhang kunting idea kung ano may ang ginagamit na tools para sa pagre-repair natin ng mga electronic board. Ito nga pala mga kalibre, no? Sa mga siguro sa mga susunod na buwan, magtuturo tayo ng actual basic tutorial ng pag-repair ng board ng electronics. Kaya inire-ready ko lang yung mga ituturo ko kasi medyo busy din. Pero yung mga ituturo ko mga kalibre, no? Yung based on experience ko lang kasi hindi naman tayo engineer, hindi ko rin masyado alam yung paano iisa-isahin yung loob ng board. Basta kung ano lang yung kaya kong gawin na ituturo sa inyo, ituturo ko. Basta makapag-repair tayo at maayos din ang gawa natin, yun yung naging ituturo ko sa inyo mga kalibre. Kaya hanggang dito na lang yung mga kalibre, no? Mamaya mag-upload din ako ng video kung paano tayo mag-repair ng mga PO. Yan. Hanggang dito lang mga kalibre. Bye-bye! Libre. Tech. Exclusive.